Hello again mga ka-Israel, sa video na ito ay ipapakita ko yung pong step by step kung paano ko po kinabit yung ating pong ADB style na carbon pipe end ng ating pong tambucho na ikinabit po natin kay Turmax. Pero bago lahat, introduction muna. Sa video nito ay bumili tayo ng carbon fiber end na para po sa Sniper 150. At ito ay gagamitin natin na parang ADB style. Kakabit po natin sa ating Israel 150. Wow! Okay, so tingnan natin kung ito ay swap o iyak. Pagka swap, ayos. Pagka hindi swap, iyak. Okay, so abangan. A few moments later. Okay, so this is the last portion ng ating pagse-setup ng ating Israel 150 at ating gagawin na Honda ADB. Wow! Ang itsura niya. Naikabit na natin ang gulong para sa ADB. Ayun. Our topic, pipe end conversion, step-by-step installation. Okay, so isa natin. Step 1, kinakailangan gamitan po ng Allen wrench. Yung pong Allen screw po natin kailangan tanggalin para matanggal po natin yung stock na plastic. Yan natin kung ano yung pwedeng ibalik natin dyan. So notice po, mayroon pong metal po na adapter in between ng plastic end pipe at doon mismo sa pinaka tambucho natin. Titingnan natin. Isang option na nakita ko ay pwedeng i-modified yung pong adapter po na yon na metal. Pero medyo matrabaho at magastos. Kakabit natin yung muffler nito. So dahil busy po ang machine shop at ito ay matagal gawin, nag-isip na lang ako ng ibang alternatibo kung paano natin may kakabit yung ating pong carbon pipe end. Kaya ginawa po natin, ibinalik na lang natin uli yung pong extension po na yon o adapter na metal plate. A few moments later. Okay, so since meron siyang fibra dito na ginagamit para sa insulation para hindi malusaw yung ating stock pipe end, ay lalagyan po natin itong silicone gasket. Papahira natin yung portion na yun kasi yung ibang washer na napibra ay nadurog na sa tagal. So yun sana ang insulation, pero dahil nagkulang ng isa, lalagyan po natin ito. Okay, beta gray, high temperature. Pukur tayo ng konti para po maipahida natin ng konti yun. Okay? Okay, so medyo tuyo na kasi ito. Kaya ang gagawin natin, papahid natin doon. Okay. So wala naman tayong mahanapan ng fibra. So lalagyan na lang natin ito para hindi mapos po ng butas. Okay, so tapos tayo po ay naggawa ng adapter na ito po ay yari sa plastic para po ikabit yung ating pong pinakadulo. Okay, so lalayo natin ng konti. Yun. Ginawaan po natin ang adapter para po siya po ay papasok pag ito po siya. Ito po mismo ay kakabit po natin doon. Ito. So ang ginawa po natin, yan. Ginamitan po natin ng glue gun, okay, para ikabit po yung nut doon. Okay, so yun. Para po, tapos ang ginawa po natin para maganda-ganda na konti, para hindi humakita sa loob, so ginamitan po natin ng boss nick. Okay, so ang ginamit po natin ay matte black. Isprayan po natin. Okay, so yun yun ang ikakabit po natin dito. Itong 1, 2, 3, 4, 5, ayan ang butas. So, nakihan lang natin ng konti para may play siya, may adjust natin. Tapos, yung tatlo naman na yon ay nakalaan para po dito sa carbon fiber end. So, ganyan po mangyayari niya. Nakadikit ito doon sa 5. So, gumabi tayo ng beta gray na yung ginagamit po sa mga pag nag-o-overhaul ng mga makina ng 4 wheels. At
yun po ay laban sa init. So yun ang magsisilbing insulation nito para hindi po siya malusaw. Gagamitin natin. Gamitan po natin ito. Okay, so lalapat po natin. Ito rin yung hanahon natin. So kung paano po yung nakakabit dati. Okay. So okay. Kakabitan po natin itong ating pong carbon fiber. Okay. So ito pong ating carbon fiber ay meron din siyang rubber insulation. Rubber insulation po yan. Okay. So tapos nilagyan po natin ng so meron siyang washer na decorative at susuot natin ho doon sa kanya pong butas. Yun. So ganun po mangyayari niyan. Wala tayong mas mahaba, mas maikli, kaya kumuha tayo ng mahaba at iba yung pinakalight niya. So susuot natin. Tapos bumaba din. Ayos na po natin yung ating pong carbon fiber pipe and natin. Yan. So lagyan natin ng ilaw. Yun. Yun, no? So ito na yung ating finished product, yung ating pong carbon fiber. Andarin po natin yung ating kung anong resulta. And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in Ecclesiastes chapter 3 verse 1, which says, "To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven." Ano yung sabihin ng talata na ito? Tatlong bagay mula sa talata po na ito. Una, there's a season for everything. May panahon sa lahat ng bagay. Ngayon ang panahon ng big bike, maxi scoot, big pipe. Itong uso sa panahon po natin. Pero dahil mataas ang gasolina, nauso na naman ang maliliit na motor. So, ibig sabihin sa talata na ito, lumilipas at ang luma lahat ng bagay. Maging ating buhay, sinasabi ko si kalawang talata, doon po ay may kapanganakan at meron din kamatayan na kinakailangang paghandaan ng isang tao. Pangalawa, there is a time for everything. May oras para sa lahat ng bagay. May oras para sa maintenance, may oras para sa ride. May oras para sa pamilya, pero din oras sa trabaho at gala. Ngunit kaya ng mga motor, may lifespan po ito. Kaya ng buhay po natin, kaya sinabi po ng Biblia, now is the accepted time, now is the day of salvation. Bago dumating ang kumatayan sa buhay mo, ay kinakailangan na napalataya ka ng Kristo sapagkat daladala niya ang regalo ng buhay na walang hanggan. Salamat. At pangatlo, there is a purpose for everything. Personally, I love to invent, innovate, and create unusual things with my Tourmax. Kakaiba ang nagawa natin sa motor ko. Unusual ang upuan, modified na stocks, windshield ng ibang motor, dagdag na foot peg. Pero ngayon, ang ating kambucho ay yung stock pa rin. Kasi ang purpose po nito ay... Okay, so, kasi may backfire pero wala dahil nag-create siya ng bilog. Ito, kaya nagkaroon siya ng iba klase ng tulog. Ang purpose po nito ay sa pagkakaalam ko ay para ilabas ang buga ng hangin mula sa sinulog ng gasolina. Nagpo-promote po ito ng power para sa pumakina ng ating motor. Now, sound is just the byproduct lamang nito. O ibig sabihin, resulta ito ng disenyo
ng mga manufacturer para hindi magbuka ng nakakalaso na usok na nakamamatay sa tao. Kaya nga, ang aking modification ay gayang formal lamang, hindi para mag-create ng sobrang ingay. Now, yun po ay aking sa aking paranaw. Pero alam niyo ba, ang purpose ng buhay ay para pumuri sa ating Panginoon. Kaya nga tayo po inilikha to praise and worship the Lord. Kaya nga po, isang araw na isang Panginoon na tayo po ay umpisahan nating tingnan ang Biblia at makita natin kung paano tayo pumuri o dapat pumuri sa Kanya. It's shoutout time. Shoutout po sa ating po mga bagong subscribers and viewers. Ito po ay sila Ramil Cielo, Jeffox Guzman, Charlie Jen, Jasper 28, Josh Goods, Jomilin Bayokot, at si Alexander Aure na nakita po natin sa Tanay nung tayo po bumiyahe noong nakaraan. At alamit po natin na siya po ay naka Easy Ride 150N White Edition din. So shoutout po sa iyo and to all our 1,134 subscribers. Thank you all for watching. Hope to see your comments and suggestions. Again, to God be the glory. Ride safe with prayers. Paalam. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Thank you for watching. Ito ulit si Pastor Man. Hanggang sa muli.